Hi guys! Pag-usapan naman natin yung simpleng structure ng isang data warehouse. Kahit ano naman yung gamitin yung database, is doon pa rin naman yung structure niya. Bali, unahin muna natin yung mga data sources natin. Dito is may tatlo tayong database na ginagamit ng iba't ibang applications. Bali, yung bawat database natin is nakafocus lang sa isang business area or department. So dito is meron tayong para sa HR, sales, tapos IT. Yung iba naman is may isang database structure lang kaso sinisiparit nila by country. Pero dito sa demo natin is yung by department lang muna yung gamitin natin. Next naman is yung server na para sa data warehouse natin. Bali, yan yung magiging destination ng mga data sources natin. Yung mga data sources pala natin guys, pwedeng bawat isa sa kanila is may kanya-kanyang server yan. O kaya naman yung tatlong databases na to is nasa isang server lang. Kung mapapansin nyo pala dito sa data warehouse natin na server is meron tayong ETL. Tapos yung destination niya is yung database ng data warehouse natin. Yung madalas pala guys na gamitin na ETL is yung SSIS sa SQL server. Pero kahit anong approach naman yung gamitin nyo is okay lang as long as na ETL yung process niya. Tapos hindi rin required na yung ETL mo is nasa loob ng server ng data warehouse. Pwedeng nasa ibang server din siya. So ano nga ba yung ginagawa ng isang ETL? Bali, may tatlong process lang naman to. Bali, ito yung extract, transform, tapos load. Bali, yung first step niya dito sa data sources natin is i-extract lang natin or kukunin lang natin yung mga relevant na data para sa data warehouse. Tapos yung mga na-extract nating data is yun naman yung ipaprocess natin or itatransform. Marami kayong pwedeng gawin dito sa transform, pero yung pinaka-common is yung structure tapos aggregation. Yung madalas na ginagamit sa data warehouse na structure is naka-denormalize. Kaya from data sources na na-extract mo na naka-normalize is gagawin mo lang tong denormalize. Pero depende sa gagawin nyo is pwede nyo rin gamitin yung star na schema, snowflakes, o kaya naman galaxy. Tapos kadalasan na data natin sa data warehouse is naka-time variant, kaya mayroon tayong aggregation. Ibig sabihin, depende sa gagawin nating data warehouse, pwede yung mga data natin is naka-group by weekly, monthly, quarterly, or annually. Tapos after ng transformation ng data natin is saka naman natin gagawin yung step para sa load. Ibig sabihin, yung na-process or na-transform natin ng mga data is yun na yung isi-save natin sa database ng data warehouse. So ngayong may idea na kayo kung paano nagwo-work yung ETL is bumalik na tayo sa diagram natin para sa data warehouse. Actually, yun lang yung full process ng simple natin na data warehouse. Kumbaga, yung mga data natin from multiple data sources is niload natin sa database ng data warehouse natin para gamitin sa reporting or analysis. In short, naka-centralize. Tapos yung data warehouse natin is pwede natin itong gamitin sa iba't ibang applications. Pwede itong gawing data source ng ibang database o kaya naman data source para sa data visualization o kaya naman data source para sa reporting o kaya naman data source para sa business intelligence. Diba, di naman ganun ka-komplikado yung process ng paggawa ng data warehouse. Dito pala guys, sa sample natin, yung mga data sources is puro lang databases. Pero pwedeng kahit anong data source yan. Kagaya dito, yung isang data source natin is database, yung isa is web API, yung isa naman is file system. Pag sinabing file system is pwedeng text file yan, o kaya naman CSV file, Excel file, XML file, at iba pa. Tapos dito sa pangalawa nating sample is may dalawa tayong servers na bawat isa kanila is may ETL. Dito sa unang ETL is pwedeng extraction muna ng mga raw data tapos isave sa database ng staging o kaya naman data lake. Tapos yung data naman galing sa database ng staging or data lake is yun naman yung gagamitin para sa ETL ng data warehouse mismo. So balik na tayo sa simple natin structure. Dito pala guys sa last natin na diagram, di ba may database din dito. Dito yung ginamit ko is isa lang pero pwedeng marami yan. Tapos yung tawag sa mga database na yan is data mart. Bali parang small or minimized version siya ng data warehouse natin. Tapos yung laman ng bawat database is yung mga data na gagamitin sa reporting or analysis na nakafocus lang sa isang business area or department. Kumbaga from data source natin na multiple is sinentralize natin tapos in-split ulit. Tapos yung bawat database natin sa data mart is pwede rin gawing data source para sa mga reporting, data visualization, tapos business intelligence. So yun lang!